We have here the anchor of GMA's flagship newscast, 24 Horas, Miss Mel Chanco. Welcome to our event, Miss Mel. Aboy, papaganyang-ganyang po pala. Ano? Sige na, anong tanong mo? Ito. Siyempre, makain ako. Ako nga eh, pasensya na. Makakarating tayo doon. Okay, Tita Mel. Okay, bilang, siyempre, ang 24 Horas is one of the most trusted news sources dito sa bansa. Ikaw ang isa sa mga pinaka-trusted na mga ng mga tao, ng mga Pilipino all over the world. Para sa iyo, how important is it that we are doing all of this to fight an important problem, yung fake news? Ay, how important? Sinabi mo na nga, it's important, no? Hindi lang sa akin. Ito ay importante para sa ating lahat, no? At hindi lang para sa henerasyon na ngayon. Ito ay for generations to come in our country. It is very, very important. Yung kailangan totoo ang balita, kailangan totoo ang ating mga gawain, totoo ang ating mga isipin, totoo ang ating mga adhikain. Lahat kailangan totoo para sa lahat ng tao. For a distinct, maraming salamat, Ms. Mel. But for a distinguished person like you in the press, and seeing everybody here gathered mula sa mga media organizations natin, from different schools, the leaders came here and came all together to join forces with us. Para sa leading newscast ng GMA and of course one of the leading news anchors, how do you look at that? How glad are you that this is all happening? Magandang pangitain na nandito silang lahat. Ibig sabihin, nakikiisa sila. No, naintindihan nila where we are coming from. Sa Ingles, ano, naintindihan nila yung pangangailangan nito. Ngayon pa lang, hindi bukas, hindi makalawa. Ngayon pa lang kailangan na natin pagtibayin yan. Kaya napakagandang pakita ito ng pakikiisa sa isang napakahalagang dapat na ating ma-accomplish, no? For our people and for our country and for the whole world, for Christ's sake. Okay? That's right. Okay, Ms. Mel. Thank you. I see you at 24 Horas. Okay. Maraming salamat, Ms. Mel Chanco, of course. Of 24 Horas, finally sharing a few words with us here.